shout out to John Rolf Lacson. Sa mga kachapopoy natin na nandyan, nagbabalik na naman ang ating ano ba tawag dito, pagtuturo sa inyo sa online live streaming, no? Alam naman namin na lagi nyong tinitake down notes ang ating mga tinuturo dito. Kaya mas lalo tayong ginaganan at lagi tayong nagbibigay ng mga quizzes para sa mga kachapopoy natin na handang-handang mag-board exam sa June 13, 14, 15 at handang tuparin ang kanilang mga pangarap. I-shoutout natin isa-isa. Unahin natin si Pepito Malyanao Jr., si John Ralph Lacson, si Kian Bad, si Tristan Figueroa ng UCC, si yung Chinese, nako ewan ko, Saltato Ninching Kwaichin, si Carl Jan Magbanwa, si Maria na laging nandyan, si Carl Jan Oli Laporga. Yeah, shout out po ako kay Joy Domingo Idol. Oh, may si Joy Domingo. Kay Kim Harold Egaña, the Philippine Central Island College Criminology. MJ Libuna, shout out din namin from Yuluyo Amang Rodriguez Institute and Science and Criminology. Nagtahan sa palo kay Dean Mrs. Marlene M. Monterona. Ma'am, mahal na mahal ka ng iyong mga estudyante na si MJ Libuna. Sa Ipugao State University, Isabela College Art and Technology. Kay Johnny Lamogda, University of Criminology. Yan, si Kim Plaza, Eugene Binluan Bukiren. Okay, ng Perpetual Health College, Pangasinan. Daniel De La Torre, John Escoto Gatpo ng Sultan Kudarat. Yan, sabi ni John Ralph Lacson, Sir, sa wakas. Kay John Paul Belen Banta, Mike Tolentino, shout out po sa GF ko, si Rachel. Oh, Rachel, mahal na mahal ka ni Mike Tolentino. Alam mo ba, pag criminologist, lalo na yung estudyante at mga arcrim na, talagang marunong magmahal ng totoo yan. Criminology lang talaga malakas. Yan, kay Arian Ruth Meru Jose. Kay Alison Lan Balio, good evening. Luot Romel. Si Calendon Sebenorio. Alison Lance Balio, always writing like a ninja. Kian Bads, Yuan Beron, Mardo Dorado from Bikutan, Taguig. Sabi ni Pebre Sumiling, Sir, si Bugay Technical Institute Incorporated. Yan, ICCT College, Aldio Pabilan Mier, Rizal Memorial College. Yan, no? Kay sino pa ba to? Sa Ching Tangente. Pas out from Romblon State University. Okay, mga katropa. Bago tayo gabihin ng gusto, simulan natin ang ating topic, no? Ito ang quiz institutional correction. Actually, hindi to totaling quiz. Magagamit niyo talaga to sa board exam kasi nandito yung mga basic principle, no? Mga basic principle na tinuturo ko dito, na kapag in-apply ito sa mga situational, masasagot naman kahit papano, no? Para sa mga ano dyan, yung mga may YouTube channel tayo, lagi nyong panuurin yun, no?
Lagi niyong panoorin yung nasa YouTube channel natin, kompleto na yung mga ano, nag-download na naman ako ng ibang, ay nag-upload na naman ako ng ibang video doon para mapanood at mapakinabangan ng mga future registered criminologists. No? Para sa mga pagdasabay sila, hirap na hirap sila sa signal, pwede niyong i-download sa cellphone niyo, no? Pero wag niyo lang i-re-upload, no? Wag niyo lang i-re-upload 'yan. Pwede niyong i-download, panoorin pa yung sarili niyo na. Okay? So number one question para sa gabing ito. Yan, the term Bucor means tinanong na to in the history. 'Di ba? Tinanong na to sa history na ano ng board exam. No? Oh, ito na ang tanong. Bureau of Correction means A, Bureau of Corrections. B, Bureau of Corrections. C, Bureau of Corrections. Or D, Bureaus of Corrections. Oh. Yan ang tanong natin diyan. Shout out sa Foundation University College. Oh, sagutin muna natin number one. Sumagot kayo diyan, guys, ha. Huwag niyo hahayaan na hindi kayo nakakasagot sa mga tanong natin. Kahit mali ang nasagot natin, malalaman naman natin ang tama at tatatak sa utak natin yan, yung pagkakamali natin. O, isipin nyo, ganyan lang ang tanong. Oh. Yan, ganyan lang ang tanong. O, ganyan na ganyan lang ang tanong natin. Oh. Isipin nyo yung ganyan, the term Bureau of Corrections. Bureau of Corrections, Bureau of Corrections, Bureau of Corrections, Bureaus of Correction. Actually, yung letter A at saka letter B, parehas lang, di ba? Di ba? Tignan nyo. Tignan nyo yung letter A at saka yung letter B. Same lang, no? Bureau of Corrections. Okay, tama din yan, no? Pag Bureau of Corrections, taba din naman yan. Okay, hindi Bureaus of Corrections. So, Bureau of Corrections, eh, hindi. So, dalawa ang pwedeng isagot natin dyan, no? Pwedeng A at saka pwedeng C. So, maaaring bonus to. Okay? So, sagot natin letter C. Okay, tama din ang letter A. Yan, tama din ito. Tama din ito. Yan. So, pares naman tama ang letter A at saka C, no? Hindi ko lang nabawasan ng S para malito kayo. So, anyway, so the term Bureau of Correction, it refers to what? Bureau of Corrections. Okay, tingnan natin. Oh, ang Bucor ay saan under? Saan under ang Bureau of Corrections natin? Yun ang tanong ko sa inyo. Saan under ang Bureau of Corrections? Anong agency ng government? Saan under? Yan, para mas swabe-swabe tayo dito. Saan under ang Bureau of Corrections? No? Saan under? Yan, para okay tayo dito. Para pag tinanong ni examiner to, alam natin ang sagot. Okay? Ang Bureau of Corrections ay under po yan saan daw? Sa Department of Justice. And remember, ang DOJ ay under ng office, yan, office of the what? President. Okay, para alam natin yan, di ba? So, baka pag tinanong sa inyo, saan under ang Bucor? Sa DOJ. Okay? O, baka itanong sa inyo, o, prison. Ano ang agency ang nangangasiwa pag prison? Ah, Bucor yan. Okay? Para hindi kayo nalilito dyan. Kasi kadalasan tinatanong, nandyan na yung sagot, nililito lang kayo. So, sabi ko nga sa inyo, pag inalam nyo ang foundation, mga basic, kahit papano may ibubuga kayo sa outcomes base. Okay? So, number 2. O, sino na may nakatama dyan? May nakatama na ba? Nakaayan na may nakatama ba? May naka 1 point na ba? Okay. Tingnan naman natin ang tanong sa number 2. Okay. The following are correlated. Diba? Ang ganda ng term dito, correlated. So, in short lang yan, may ano, siguro, merong common sa kanila. Okay? May common. So, shout out sa Batang 641.
Yan, shoutout natin sa Batang 641 Philippine College of Criminology. No? I-share nyo yan ha, mga kachapopoy. I-share nyo. Mag-comment at i-like nyo. No? At mag-subscribe kayo sa YouTube channel ko para sa mga kompletong details ng mga video natin. No? May mga quizzes tayo doon. May mga lectures, may mga videos, may mga practices. Pag pinanood yon, kahit papano, may mapupulot kayo doon. Kaya bisitahin nyo ang aking YouTube channel ha. Mag-subscribe sa Acle Mentoring by Chaps. So, tuloy natin ang tanong dyan. The following are correlated. So, kaso ang tinatanong dito, except. Ayun. Except. Okay. Ang tinatanong kasi dyan, may except eh. Tolo, may except po. So, ang Bureau of Corrections, may ano to? Para to sa ano to, di ba? Saan to? Pang ano to yung Bureau of Correction natin? Pang Fourth Pillar o Fourth Pillar. Okay? Yung Bureau of Jail Management Penology, halos kasama din yan sa Fourth Pillar. Diba? Provincial Jail, kasama na din yan kasi may pagkakakulong eh. Puro kulungan. O, lagay natin dito, puro kulungan. Kulungan lahat eh. Kulungan. Okay? So, sa Philippine National Police, sa ano to? First pillar ito. Although may kinukulong sila, first pillar sila. No? So, isa-isayin natin ito. Isa-isayin natin. Sir, sa Bureau of Correction, sino yung mga taong inilalagay dyan? May mga kaso or may pagkakakulong na exceed ano? Exceed 3 years. Ibig sabihin, lagpas ng 3 taon. Okay? Lagpas ng 3 taon. Pag BJMP, 3 years and below. Okay? Pag provincial jail, ayan yung favorite nyo. 6 months and 1 day. Yan, 6 months and 1 day to 3 years. Yan, to 3 years, no? So, ano sagot natin dito sa number 2? Ayan. So, that is a Philippine National Police. Oh, shout out daw sa Holy Child of Butuan. Watching o taga Mangindanao. Nakarating na tayo sa Mangindanao, mga kachapokoy. Okay, congratulations taga Mangindanao na nabisita nyo ang ating Facebook page na mapapakinabangan nyo yung mga tinuturo natin at pinopost dito sa page na ito. Subaybayan nyo kami sa YouTube channel ha. Supportahan nyo at mag-subscribe kayo dyan. Comment and share lang kayo dyan para marami pang nakakaalam ng ating ginagawa para sa mga future registered criminologists. Okay? So, next, number 3. Uy, this theory focuses. Uy, nakapokus on non-punitive approach. Yan. Non-punitive, oh. Ano yung tanong, oh? Classical theory ba yan? Positive theory? Deferential association theory? Containment theory? Oh, ano ba yan? Oh, classical, positive, deferential association, containment theory. Ano sagot natin dito, mga kachapopoy? Oh. Itong problema, ang masama niyan, oh, nanonood sa atin si Senator Manny Pacquiao. Hello, Senator Manny Pacquiao! Salamat po, Gary Saya Ogan. No, ikonday lang, kaya napaparoon tayo ni Senator Manny Pacquiao. Ano daw ang YouTube channel natin? Kung ano ang pangalan ng page natin, yun din ang pangalan ng ating YouTube channel, Acle Mentoring by Chaps. O, replay natin si Monching ano, Santiago. Yan, si Monching Santiago, ang pangalan ng aming page ay Acle. Yan, para Acle Mentoring and by Chaps. May nagtanong, sabi nung ano, estudyante. Sir, nakapasa na kami lahat-lahat. Hindi pa namin alam ang ibig sabihin ng Acle Mentoring. Ang ibig sabihin pala ng Acle Mentoring ay aid.
aid in criminology licensure examinations. Okay? Oh, may nagtanong, sabi ni Kim Magnawa, yung weakest link, sir, ano po yan? Oh, tignan mo na natin na sinasabi ni, ano, ni Magbanwa, Magnawa pala. Tandaan natin, ang fourth pillar, yung correction natin, ang fourth pillar or correction, yan, correction. Ayan yung ating weakest link. Ano yung weakest link? Kasi sakit sa tenga, weakest link, ginagawa namin lahat. Ha? Weakest link in crime prevention. Yun ang ibig sabihin ng ano, ng weakest link daw in crime prevention. Mahina ma-prevent ang crime. Okay, mahina ma-prevent ang crime dahil nakagawa na ng crime. Anong ginagawa nila ng correction? Sinusuppress at nire-rehabilitate na lang. Okay? Yun ang ibig sabihin niyan, ha? Ng ano, ng weakest link na tinatanong ni Magnawa. Okay? So, balik tayo dito sa tanong na to. Nakapokus at non-punitive. Kaya ang tanong dito, guys, ano yung sasagot nyo sa number 3? This jury focus on non-punitive approach. Classical, positive jury, deferential association, or containment jury. Okay? Isa-isayin natin ito, ha? Ang classical jury, ang sabi nga natin dito, nandyan ang free will. May retribution, may Cesar Beccaria, may kung ano-ano pang definition yan. Pero ang classical jury ay nakapokus yan. Saan? Focus on crime. Okay? Nakapokus yan sa crime. Okay? Oh, shout out natin sa Sulu College Technology. Yan, Sulu College Technology. Nakarating tayo ng Sulu, mga kasama. Sabi ni Denyan Adanan. Okay, this jury focus on non-punitive. Ayun. Ito kayang deferential association theory. Ito yung sinasabi nito, ang tao daw, yung krimen daw, ay natututunan, learned. Yan. The criminal is learned through what? Communication. Okay? Through communication. Ayan yung pinaka-importanting theory sa lahat. No? Sa criminological causation or crime causation. Okay? So, tanggal na. Tanggalin na natin ang ano? Tanggal na classical theory. Okay? Tanggal na rin ang deferential association theory. O, sagot kayo dyan ha, para malaman yung sagot. Ano yung containment theory? Ano yung containment theory? Ang tao daw, yan ha, ang tao daw, may masama na sa kanya. Meron na talagang bad. Meron na talagang masama sa kanya. Or, let's say, may kasamaan talaga ang tao. Ang nangyayari lang, nako-contain niya lang. Okay? May kasamaan na talaga ang tao. Example nito. Yung ano, ano kayo maganda, 11 years old na bata, babae. Tapos merong isang lalaki, 21. So, in short, naging mag-boyfriend, girlfriend sila. Tatandaan niya, ito, 11 years old na babae, tapos yung lalaki, 21 years old. Mag-ano sila, mag-boyfriend, girlfriend. Etong lalaki na to, sabi niya, gusto ko bago may mangyari sa atin, nasa tamang edad tayo. Etong ano, 11 years old na to, sabi niya, "Babs, gusto ko now na." Sabi mo naman, hindi pwede. Kasi ako ang taong may integridad. Ayoko. Ginagalang ko ang iyong pagkatao. Sabi naman nung 11 years old, "Be, walang buhok to." Ito na nga, sabi ng lalaki, "Kahit na, kailangan pa rin na ang tao ay magpigil sa mga anumang tukso." Sabi naman ng babae, "Be, huhubarin ko na to, eto na, malapak ko ano." Sabi naman ng lalaki, "Kahit na, hindi ko pa rin papatusin yan." Eto na ngayon, yung babae na ano, nainis na, anong ginawa? Hinubad na lahat, tol.
Tapos itong lalaki, hinubad na ng babae yung damit ng lalaki at inupuan na. Yan na! Sabi tuloy na lalaki, nandito na! Sige na! O, nakita nyo, nagkaroon ng problema. O, makakasuhan ngayon yung lalaki kasi 11 years old yung babae. Di ba? May nangyari. Di ba? So, there is a criminal na nangyari. Crime na nangyari. Di ba? Eh, dahil sa ano, nanalo ang outer force. Di ba? So, hindi niya na na-contain. So, ayan ha. Kaya guys, sabi ko nga sa inyo, kung mapapanood niyo yung lecture ni Ma'am Ella niyo sa ano, sa YouTube channel niya, nako, ang ganda ng ano niya, ang ganda ng explanation niya sa mga theory na yan. Talagang swabing-swabe. Hindi ka magugulan. Talagang okay kayo dyan. Kaya manood kayo dyan. Yan, sabi ni ano, ni John Edson Johannon, bumukak ka. Okay, sa tanggal na ang containment theory. Guys, itong ginagawa natin, pinapadali na lang natin kasi nahihirapan ng mga criminal student sa mga ano eh, sa mga theory na to. Kaya pinadadali natin sa inyo. So ngayon, ang positive theory, ito ay nakapokus saan? Focus on person. Okay? So, ang classical theory, nakapokus sa saan daw to? Retribution. Parusahan mo. Retribution. Ang positivist theory, nakapokus ito saan daw? Saan daw? Rehabilitation. Yan, rehabilitation. 'Di ba sabi ni Cesar Beca, sabi ni Cesar Lombroso. Ito makinig ha. Sabi ni Cesar Lombroso, ang tao daw nag-commit ng crime. Okay, ang tao daw ay nag-commit ng crime. Bakit? Ang tao daw nag-commit ng crime dahil siya ay merong sakit. 'Di ba? Na kung saan, kung may sakit ang tao na nag-commit ng crime, dapat gamutin. Di ba? Ayan nga rin ang ginagawa natin doon sa tinatawag natin na ano, na correction natin ngayon. Nire-rehabilitate. O may nagtanong, sabi ni Gian Paolo Troyo Nicolas, ano po kaso ng lalaki? O maaaring pumasok yan sa, saan pa? Maaaring pumasok sa rape, Maraming pwedeng pasukan yan. Diba? Maraming pwedeng pasukan pa yan. Kung ano pa man ang mga dyan. No? Mapag-aaralan yan sa ano? Sa CLJ. No? Pag-aaralan natin yan. So, umatin kasi kayo ng ano? Online tutorial and group chat. Group study ng ACLE Mentoring by CHAPS. Malalaman nyo yung mga sagot na yan. Madali lang yan. Basic na basic yan. Okay, shoutout natin sa Manila College, Quezon City, Metro Manila College, MMC, Bison. Okay? So, next, number 4. So, ano sagot pala natin dito sa number 3? That is a positive theory. That is a non-punitive. Sir, bakit classical? Hindi. Kasi ang classical ay punitive. Yan. Okay ba tayo dyan? So, next, number 4, a prison facility located in Occidental Mindoro. Yan, a prison facility located in Occidental Mindoro. O, ang keyword nyo mga katropa Occidental Mindoro. Yan, Occidental Mindoro. Yan. So, Iwaig Prison and Penal Farm, San Ramon Prison and Penal Farm, New Bilid Prison, Sablayan Prison and Penal Farm. O, sabi ni Somar Kamski, present sir, very good. Yan. Sabi ni Daya Kasabagan, anong area na kayo sa online class nyo sir? Yan. Tatandaan natin mga kachapopoy ha, hindi tayo review center, ano lang meron tayo? Online tutorial and group study. Okay, sa kay Jaymar Balonggaya. Yan, salamat sa pag-purchase ng ating libro, no? Salamat sa iyo. Sa anong area na tayo diyan?
Cream sock pa rin kami, cream sock. Yan, may quiz kami lagi doon, cream sock, no? Pagtapos na ano, ng subject quiz kagad 'yan. So, a prison facility located in Occidental Mindoro. Ah, ito muna. Saan matatagpuan tong ano, Iwaig Prison and Penal Farm? Mga Chapopoy, saan matatagpuan ang Iwaig Prison and Penal Farm? Oh, saan matatagpuan ang Iwaig Prison and Penal Farm? Ito, sabi ni Eric Jan Tagumasi, wait, tignan ko sa book ng CA1. Magandang libro ng ano, magandang mga libro sa Korad. Yung kay ano, kay Ma'am Padua, kay Ma'am Janet Padua, napakaganda ng mga libro nila. At saka yung libro ni General Poronda, napakaganda ng libro nila sa Korad. Basahin yun, maganda yun. No? Sa prison pa located in Oxenem Mindoro, ang Iwaig Prison Penal Farm, saan matatagpuan? Yun, very good. Sa Palawan yan. Palawan. Very good. Ang gagaling ha. O yung San Ramon Prison Penal Farm. Yung San Ramon Prison Penal Farm. Yung San Ramon, yung ano sabi ni Lucky Enalo Baredo, paano mag-join sa group or group chat? Online tutorial kami sa ano kami? Sa Zoom. Mag-message ka tol kung gusto mo sumali. 100 pesos per 4 hours yan. O San Ramon Prison Penal Farm, saan matatagpuan yung San Ramon mga tropa? San Ramon, saan matatagpuan yan? San Ramon muna, saan muna matatagpuan yung San Ramon tropa? Yan, huwag nyo muna sagutin ang gusto yan. San Ramon, San Ramon, saan matatagpuan si San Ramon? Pamparam, pampam, di ba? Zamboanga, very good, na napakagaling ng tropa natin. Zamboanga City. Oh, very good. Oh, itong New Bilibid Prison mga katropa. Saan matatagpuan ang New Bilibid Prison? Yan, New Bilibid Prison. Yun na ang napakagaling ni J. Aquino. New Bilibid Prison sa Muntinlupa. Very good. Sa Muntinlupa City. Okay? So ano sagot natin dito mga katropa sa number 4? Occidental Mindoro. Sablayan Prison and Penal Farm. Okay? So, ang gagaling na mga katropa natin, no? So, next! Papasabi ni Somar Kamse, paano sasali, sir? Mag-message ka dito sa ating Facebook page. Okay? Ito magandang tanong, eh. Okay? Ito magandang tanong sa number 5. Tingnan nyo yung number 5 natin. Who shall appoint the Director General of the Bureau of Correction? Okay? Ito ngayon ang tanong, oh. Sabi dito, mga tropa, sabi, oh. Who shall appoint the Director General of the Bucor? Oh, guys, i-like nyo at i-share nyo yan, ha, para mas marami pang makalam ng mga future registered criminologists dyan. Ayan, who shall appoint the Director General? Mga katropa, sa January 26, nasa CAS Review Center ako, January 26, no? Sa Dasma yun, nandun ako sa January 26. Kay Master Harold, shout out sa iyo. Salamat sa pag-i-invite nyo. Nandyan tayo sa CAS Review Center sa January 26. Okay? Dito ko rin babanggitin yung mga schedule ko saan ako pupunta para kung saan man kayong lupalop ng Pilipinas, makakapunta kayo doon. No? Kahit saan pa yung Review Center, malay nyo, ma-invite ako dyan. E di swabing-swabing tayo. Okay? Who shall appoint the Director General of the Bureau of Correction? Tignan muna natin. Ang Director General, lagi niyong tatandaan, that is just a designation. Okay? Designation. Ano yung designation yan? Position yan. Position. Okay? So, ang undersecretary, mga katropa, yan ay rank. Rank ng Bucor. Okay? Ayan yung highest rank. Yan, highest rank. Etong Director General, highest position. Yan.
So, tanggal na ang undersecretary, tanggal na. Okay? Lalong DILG secretary, tanggal na. Yan. Dalawa na lang, DOJ secretary or president. O, tingnan natin ha. O, tingnan natin mga katropa. From correction officer 1, yan, tingnan nyo maigi ha. From correction officer 1, okay, to the rank of chief, yan, correction chief superintendent, ang mag-a-appoint dyan ay si Director General ng Bucor. Okay? Ayan. Chief Super, Correction Officer 1 to Chief Superintendent Director General. Ewa paano ko ang rank na Deputy. Ayan. Deputy Director General. Bucor pinag-uusapan natin ha. Bucor pinag-uusapan natin. To the rank na papuntang Director General. Bucor yan ha. Ang mag-a-appoint dyan ay si President. Okay? President. So, Correction Officer 1 to Chief Superintendent, Director General. Yung si DDG to DG, President ang mag-a-appoint dyan. Sa Bucor lang yan. Okay? Sa Bucor. Okay? So, anong sagot natin dito mga kachapopoy? Sa number 5, syempre, ang sagot po natin dyan ay, ano kaya sagot natin? President. Okay? So, president. Okay? So, next. Naputol tayo mga kachapopoy. Anong nangyari doon? No, nagulat din ako, naputol. Okay, nasa kainatan tayo ng ating lecture, naputol. No, naputol tayo, pasensya na naman, naputol, nabibitin pati ako, nabibitin eh. Akala ko may kausap pa rin ako eh. No, nabitin tayo dito sa ating ano? Sa ating online quiz. No, pasensya na, nabitin na naman tayo. Pasensya na uli. Parang ano eh, parang yung nabunot, yung malapit-lapit ka na, tapos biglang nabunot, nakon sakit niyan sa ulo. Okay, sabi ng ate, ano, sabi ni Charyon Jr. Sudayon, start na ulit sir. Sabi naman ni Kevin Ramonolos Garcia, bakit nawala sir? Pasensya na, iwan natin bakit naputol. Okay, yeah, sabi ni Miguel B. Manita, akala ko net lang. So, ah, pwedeng uminom din. No? Nabunot. Okay, so number 5. Ano sagot natin sa number 5 mga kachapoboy uli? Number 5, that is a president. Okay, nabunot lang, nabunot. Okay. So, nabunot lang, nabunot. Ay, nabunot. Natanggal yung, ano, natanggal yung net. Ako rin, sabi ko, anong nangyari? Bakit parang, ano, parang hindi gumagana? Yung pala, net lang, nabunot yung ating, ano, yung wire ng net. Yan. So, tuloy pa rin tayo sa ating, naririnig ba? Okay.
Sir, sabi ni Joey A, Almohalas, sir, pasyagit. Ano yung pasyagit? Nagpi-feedback yung audio mo pala, sir. Ay, pasensya na. Pasensya na, Grace Lane Kapus. Ito na, hininaan ko na yung aking audio. Okay, okay na, wala nang feedback. Okay. So, ito ngayon ang number 6 na tanong. The fourth pillar of the criminal justice system. Oh, yun ang magandang tanong dun. Yung fourth pillar ng ating criminal justice system. Isa-isay muna natin. Nandyan ang law enforcement. Ano yung law enforcement natin? Yan ang first pillar. Remember, ito ha, ulitin natin. Sa CLE, sa Criminology Licensure Examination, ang law enforcement ang pinaka most important. Okay, tatandaan niya, sa CLE, ang most important ay law enforcement. Most important pillar. Yan, important pillar. Yan, yan ang pinaka-importanteng pillar. Okay? So, ano yung prosecution? Pero bago natin puntahan yung prosecution, mga katropa, ang law enforcement, yan ang tinatawag natin na prime mover. Yan, prime mover. Yan din ang tinatawag natin na ano? Yan din ang tinatawag natin na initiator. Yan. Okay? So, ano yung prosecution? Ang prosecution, pang second pillar yan. Second pillar. O, malapit-lapit na tayo. Kasi ang hinahanap dito, mga tropa, fourth pillar. So, fourth pillar. Ang court naman, yan naman ang third pillar. Ang correction naman, yan ha, i-share nyo ulit yung natin ha, i-share nyo, yan, i-share nyo ang ating, ano, ang ating live streaming para marami nakakaalam ha, i-share nyo, i-like nyo, panoorin ang aking YouTube channel, mas napapakinabangan nyo, nandun yung mga buong-buong video, i-upload natin doon, para sa inyo yan, libre yun, panoorin, okay, ang community naman, yan naman ang fifth pillar. Okay? Pang fifth pillar. Okay? Remember, pag PNP entrance, pag NAPOLCOM exam, NAPOLCOM exams, ang community ang most important pillar. Most important. And important pillar. Pag NAPOLCOM ang exam mo. Okay, di ba? Lagi ko naman pinapaliwanag sa inyo yan. Yan. So, anong sagot natin dyan mga kachapopoy? Yung fourth pillar, ano yung fourth pillar natin? That is a corrections. Yan ang fourth pillar. Sabi ni Daya Kasabagan, na-share na sir. Share-share naman dyan mga kachapopoy. I-like nyo rin. Diba? I-like nyo rin. At kung yung school nyo, walay tinggog sir chaps. Okay, kung ano, kung inyo mga tawag dito, mga kaibigan nyo, i-share nyo rin sa kaibigan nyo para napapanood ng kaibigan nyo. Isipin nyo kung mapanood ng kaibigan nyo yan eh, at biglang itanong sa ano yan, sa board exam, di ba? At least kahit papano naiintindihan at mayroon silang ano, meron silang matututunan. Okay, so next, number 7. This prison is considered, bagong pwedeng itanong sa inyo to. Ito yung nakakatuwang tanong dito eh, yung bago na to. Ginawa ko to para sa inyo eh. Baka malay natin, itanong sa inyo sa board exam, diba? Tingnan niya, this prison is considered hell in earth. Aba, ito yung impyerno sa ano?
Yan, impyerno daw sa ano to, yo? Impyerno sa daigdig. Impyerno sa earth. Yan, shout, sabi niya, shout out mga walang jowa dyan. Okay? Until now, aba, kinonsider siya, ito yung kulungan na hell in earth hanggang sa ngayon. Bakit? Napakataas ng security na nakalagay dyan. May infrared pa yung kulungan to. May infrared, may CCTV pa, may mga gwardiya pa dyan. Nasa ano sila eh, nasa may mga parang disyerto yata yun eh. Di ba? And monitored 24/7. Ba, ibig sabihin talagang suabe talaga to. Okay? Ang kulungan na to ay tinatawag natin na ADX Lorenz. Yan, ADX Lorenz. No? Yan. Na matatagpuan natin sa Colorado, USA. Colorado, USA. Yan. Isa-isayin nga natin dyan. Aba! Colorado, USA nga, o. Oh, ayan na nga, o. Oh. Yan ang keyword yan. Yan ang keyword. Isa-isayin natin, ha. Ang EY Prison Penal Farm, ang title niyan, Prison Without Wall, di ba? Prison Without Wall. O, tanggal ka na, Iwahig Prison Penal Farm. Etong Auschwitz Concentration Camp, makikita natin yan sa Poland. Ito yung tinanong, way back 2017 ata to 2018. Ang tanong ng examiner ay, anong kulungan daw na matatagpuan sa Poland na dito kinulong ang mga libu-libong Hudyo na pinapatay ni Adolf Hitler? Okay? Ang sagot doon sa board exam na yun ay Auschwitz Concentration Camp in Poland. Okay? Pero itong number 7, hindi naman siya tinatanong. Okay? Colorado, USA ang hinahanap. Ang Alcatraz of the Rockies ay makikita niyan. Ah, wag na muna tang Alcatraz of the Rockies. Ito na muna. Alcatraz Federal Penitentiary. Makikita niyan saan daw? Sa San Francisco, California. Yan. Itong letter A na to, yan ang tinatawag nating the Rock. The Rock. Ho! Eh, tinahanap hell in earth eh. Until now ay bukas. Itong Alcatraz Federal Penitentiary, sarado na yan. Closed. Eh, ang hinahanap dyan, yung ano, yung bukas pa hanggang ngayon. Ah! Ang sagot pala natin dyan ay Alcatraz of the Rockies. Ayan yung matatagpuan natin saan daw? Sa Colorado, USA. O, yan ha. So, titignan. Take note nyo yan ha. Huwag nyo nga hayaan na hindi kayo nakakapag-take down notes. Sayang yung matututunan nyo dyan. Diba? Huwag na huwag nyo nga hayaan na may napapalampas kayo ni isang letra dyan. Yan. Itatak nyo sa utak nyo yan. Kailangan pag nag-board exam kayo, ang katanungan na sa utak nyo, anong tanong sa board exam ang hindi ko kayang sagutin? Yan. Para magpursige ka pa, pag sabi mo, sir, marami pa. O marami ka pang dapat pag-aralan. Okay, ang sagot sa number 7, Alcatraz of the Rockies. Okay, next number 8. Yan. The most harsh code. Ah, ito yung ano, yung ang sabi daw dito, masyadong marahas na code. O ano yung marahas na code? In the history to, on the history. 'Di ba? Sa history talaga ito yung pinakamaras na code. Ang Hammurabi code. Hindi naman siya totaling marahas, 'di ba? Ito yung may Lex Talionis, 'di ba? Lex Talionis. 'Di ba? Ano yung Lex Talionis? Ano yung Lex Talionis? An eye for an eye, a tooth for a tooth.
Hindi naman totaling marahas yan. Kasi ang parusa dyan is a form of retribution din. O, tanggal na si Hammurabi. Yan. Kalantsaw code. Hindi naman totaling marahas yan, di ba? Di ba? Yung ano yung kalantsaw, hindi naman totaling marahas yan eh. Sa Pilipinas, di ba yan, di ba? Kay Datu Kalantsaw yan, di ba kay Raha Kalantsaw? O, tanggal na yan. O. Ito kay Raha Kalantsaw to, di ba? Raha or Datu Kalantsaw. Raha Kalantsaw. Yan. Ito kaya, yung Maragtas Code. Sino gumawa ng Maragtas Code? Ah, kay Raha or Datu. Yan. Raha o Datu Sumakwel. Yan. So, tanggal na rin yan. So, ano ang sagot natin dyan? Ayun, Code of Draco. Okay? Sa Code of Draco, yan, halos karamihan, almost crime, almost all crime, yan, almost all crime ay punishable by death penalty. Yan, punishable ng death penalty. Okay? So, yan ha. Oy, salamat kay Alfred Perez ha. Sabi ni Alfred Perez, kahit word passer na ako, nanonood pa din ako ng live mo, sir. Keep safe always. Salamat sa'yo, Alfred Perez. Yan, shout out sa'yo. Yan. So, ano sagot natin sa number 8? Code of Draco. Okay, number 9. Oh, ito. Ito, swabing-swabing. Fresh na fresh. Galing sa banga. Ito ang tanong. Who coined the word penology? Oh, who coin? Who? Tao. Tinatanong, who? Tao. Okay? So, may tanong muna ako. Yan. Kasi tinanong to sa board exam noon. Yan. Di ba ang penology ay nanggaling sa salitang Latin? Tama? Di ba ang penology? Yan. Ang penology ay nanggaling sa salitang Latin. Ano yung Latin na yun? Puena. Okay? Puena. Ang tanong eh, ano ang ibig sabihin ng puena? Ayun, anong ibig sabihin ng puena? Okay, ang ibig sabihin pala ng puena, ito yung tinatawag nating punishment or suffering. Yan. Sabi ng ano, sabi ng estudyante, sir, yung puena po ba? Kasi nababasa po namin eh, common po, pain. Eh, di ba po yung puena, ano po yun? Yan. Ang puena po, ibig sabihin yan ay punishment or suffering. Kaya di ba tingnan nyo yung legal maxim ng anong na meron tayo sa criminology. Nullum crimen, o tingnan nyo ha, isa-isay natin ha. O, tingnan nyo sa taas. Nullum, yan, nullum crimen nulla puena sine lege. Okay? Di ba sabi niyan? Anong ibig sabihin ng nullum crimen nulla puena sine lege? There will be no crime. There will be no crime where there is no law punishing it. Okay? Punish. Ayun, no? Punish. So, pag puwena pala, it is something about punishment. Ayun. Nasagutan na natin ang tanong ni examiner. Okay? Sa stars, ayun, ano yung, sir, gusto mo po ba mag-donate ng star? Lagyan nyo po. Shout out po. Sabi ni Steven Moika. Okay, maganda yan sa Stars Review Center, no? Yung tungkol naman sa Facebook Stars, hayaan na natin siguro yung ano, hayaan na natin si Facebook dyan tungkol sa Stars. Hindi ko rin alam yung tungkol dyan sa mga Stars ng ano eh, nung sa Facebook, ano? Parang gaming ko napanood yata yun eh, di ba? Yung mga pag-live streamer, may mga Stars na pupunta. Hindi ko rin alam kung paano yun eh. Pero isa lang inaano ko dito, gusto ko lang yung makapag-live, tapos marami makapanood at makapag-take down notes sa yung mga estudyante. Yun lang talaga pinagusto ko eh.
No? Hindi ko kasi maano yung stand, hindi ko talaga alam yan. Wala akong masyadong knowledge dyan. No? Pag ano, turuan nyo ako dyan, no? Mag-Mobile Legend tayo. Okay, so! Sino muna tong John Augustus? Si John Augustus, siya ang father ng probation in America. Okay, maraming tatay, maraming ginawa na si John Augustus. Siya ang father of probation. Yan, father of probation in United States of America. Okay? Tapos, ano pa siya? Siya rin ang nag-coined. Yan, coined the word. What? Probation. Siya ang nag-coin ng salitang probation. Okay? John Augustus, father of probation in Philippines. Tama ba siya? Ah, yung father ng probation in the Philippines, si Honorable Teodulo Natividad. Okay? Sabi ni, ano, sabi ni Kevin Ramonolos Garcia, sir, magpakita ka naman sa live. Hindi ko nga kasi alam yon. Ang ano ko lang dito, yung may PowerPoint screen share. Pero yung ano, yung gusto ko nga yun eh. Yung may PowerPoint tapos meron yung ano, naka-video sa akin. Kasi hindi ko talaga alam. Alam nyo naman eh, ang alam ko lang talaga, ito lang yung PowerPoint. Kung may makakatulong sa akin na mag-stream yung ano, nandun yung mukha, naku, papatulong talaga ako. Pero as of now, hindi ko talaga alam yan. Ako rin, gusto ko rin kayo makita isa-isa. No? So, Elizabeth Fry. Sino si Elizabeth Fry? Board question yan, mga tropa. Board question yan, si Elizabeth Fry. Sino ba yan? Ah, angel of prison lang yan. Angel of prison. Isipin nyo, guys, tinanong na examiner yan, no? So, di ba? Isipin nyo kung ganyan. Yan. So, si Nolly Incad, huwag nyo nang isama yan. Ah, balita ko, pogi talaga yan. Guwapo yan. O, lagay natin ito, guwapo. Guwapo. Guwapo at pogi. Yan. So, pag dinolingkad, guwapo at pogi yan. Tanggalin nyo na yan. So, tanggal na rin si Elizabeth Fry. Tanggal si John Augustus. Siyempre, sino nag-isa dyan? Si Francis Lieber. Magandang gabi sa'yo, Night GR. Yan. Si Sir Jason Astalavista. Ayun. Shout out kay Sir Jason Astalavista. Sana makita ka rin namin sa live, Sir Jason. Inaasahan ka naman katsapopoy natin dito sa Sacramento Ring. Mag-live ka na ng Leia mo. Sir Jason, shout out. Yan. Next, number 10. The highest rank in the BJMP. Uy, tinatanong dito mga tropa, rank naman. Pinakamataas na rank ko, saan daw sa BJMP? O ano yung pinakamataas na rank ko sa BJMP? Yan ha. So, Police General, rank naman yan, ayan yung highest, yan, rank in PNP, Philippine National Police. Okay? Sabi ni Dondi Huenda, sir, thank you, first year criminal student. Oh, suabe! Yeah! Yan, parang naka-high na high, di ba? Okay, tanggal na ang Police General. Okay, highest rank sa PNP yan eh. Etong Director General, highest, ano to, highest position to sa Bucor, di ba? Yan, Director General, highest position in Bucor. Di ba? So, highest rank, ang Chief BJMP, highest position. Yan, highest position in BJMP. Okay? Director, nileso namin yan, sir. Bang! Galing ang tropa natin to, ah! Okay? So, ang director, ayan ang highest rank. Yan. In BJMP. So, ano sagot natin dito, mga kachapopoy? Siyempre, letter C, director. Okay? So, sa mga kachapopoy natin na laging nakikinig at yung mga future registered criminologists yan,
Lagi kayo makikinig sa live streaming natin. Oh, sir, sabi nung ano, sabi ni John Escoto Gato, upload mo ba ito sa YouTube pagkatapos, sir? Siyempre, tol, i-upload natin yan sa YouTube channel para sa inyo. Okay, basta supportan nyo lang yan. I-like nyo, i-share nyo. Ah, okay, sabi ni ano, ni Ryan Manzano Bilyan, ano to, Bilya Mena. Shoutout mo kay Sir, kay Sir Dean Polibise. Sir Dean Polibise, shoutout sa'yo. Cavite State University, Bacor. Kay Sir Caltino, kay Sir Caltino. Sir, shoutout sa'yo dyan. Okay, oh, may nagtanong, ano ang YouTube channel natin? Okay, tropa, ang YouTube channel natin, ito, yung tinatawag nating Acle Mentoring by Chaps Black. Yan ang ating YouTube channel. Yan, YouTube channel, ayun o. Yan. Guys, asahan ko na mag-subscribe kayo dyan. At lagi nyong panunorin ang video ng ating Acle Mentoring by Chaps sa YouTube channel. Manood kayo dyan. Marami ng lecture dyan. Halos makukumpleto na natin. Para sa inyo yan. God bless you sa inyo at hanggang sa muli. Gusto ko man kayo i-shout out lahat. O sabi ni Jomar Tulawan, shout out sir, Wuhan China. Taga Wuhan China to. Shout out taga Wuhan China. Okay, maraming salamat sa inyo guys. Hanggang sa muli nating pakikinig. O sa mga gustong bumili ng Mastering Criminology Terms, yung Red Book. Diba? Ang dami nang bumili niyan. 750 pesos lang yan, ha? At kung gusto nyo bumili, mag-message kayo dyan sa ating YouTube, sa ating Facebook page, sa Acle Mentoring by Chaps. Mag-message kayo dyan kung sino gusto nyan. 750, ito ang aming number, 0926-056-8167. Wala nang nagbebenta dyan, dito lang yan sa page mabibili. Okay? At huwag nyo kakalimutan, mag-subscribe sa YouTube channel. Okay, sabi may humabol pa, John Ray Celes Genasial. Dumaguete, Negros Oriental, shout out. Okay, shout out sa inyo guys. Okay, so maraming salamat sa inyo. God bless. Hanggang sa muli at always keep social distancing, face mask at face shield. God bless you guys. At hanggang sa muli nating pagkikita.